He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers eat in manna, and are dead. He that eateth his bread shall live forever. This same thing that is said in the synagogue, as he taught in Capernaum. Many therefore of his disciples, when they have heard this, said, this is a hard saying. Who can hear it? Then Jesus knew in his heart that his disciples murmured at it. He said unto them, that this offend you? What if he shall see the Son of Man ascend out where he was before? If Jesus believed that he did, the flesh offended and bloody, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. And he said, therefore said I unto you, that no one can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, have not I chosen you, and one of you is a devil? And speak of Judas Iscariot, the son of Simon, for he is what that should betray him, being one of the two. Sermon about discipleship, so we pray that we follow you, which is a class you learned, we pray that we pray for Father Samin, we pray for the Father, to receive the Lord, and to receive the Lord, and the way we know that we are God, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. You. Tayo. Tayo. So, back. Marit tayo sa ato, ha? Wala tayong technology ngayon, ay kumali. Kaya mo pala. Amen. But invited po nito is will he also go away? Will he also go away? A lesson and a test of discipleship. So ano po natin discipleship? Sinabi, disciple. Sinabi, disciple, yet I, according sa nabas, after yung sermon natin about Isaiah 8, maalala niyo yun, sa ating sermon, among my disciples, yung title nun. Sabi doon is, bind up the testimony, seal the law among my disciples. Yan yung unang banggit ng disciple. At kung sinabi disciple ngayon, ito yung pinagkakatiwalaan mismo nung nagdi-disciple. Kaya sinabi ng Panginoon doon, itong mga salita niya ay pinagkatiwala sa mga disciple. So, sa panahon natin ngayon, ano yung pinagkakatiwalaan sa ating Panginoon? Ganun pa rin yung salita niya. Para ito yung mag-deliver sa tao, hindi matapos yung cycle ng pagpapala ng Panginoon sa pagkita ng salita. Dahil pag ito hindi na na-preach, ito ay mawawala na. Ang dami natin nakita ganyan. Bakit hindi na ito dito? Matagal naman ako sa Bible. Hindi naman wala yung Bible. Dito ko yung Bible. Ngayari. So, kasi ayaw na hindi inaral, may pumasok yung maling aral. May pumasok yung maling aral, hindi na wami na yung mga tao. Hindi determined. Ano pa talaga yung sinabi sa salita ng Diyos? Wala na. Pero yun nga mag-ibig ko rin sa Panginoon. Sa'yo kumikilos din. At nagkakaroon time na may mga tao na kanyang tinatayo para ipangalan yung pagkuhan ng Diyos. Kaya sabi dito, will you also go away? Ito yung mahirap na na part sa panahon ni Jesus. May mga time na nadami sila. Uy, nadami sila. Kasi kukunti ulit. Nadami na naman. Kukunti ulit. Ganun yung cycle nila.
So, kaya nga parang mensahe dito is, huwag tayo, ano ba dapat mangyari sa atin? Last week, ano yung ating sermon? About, ano din, di ba? Commitment. So, hindi tayo papadala din sa iba, no? Hindi tayo papadala na so, minsan sa ministry, gano'n, inggita, ganyan. So, iba yung style. So, pakamihan. Okay? So, ang inisip dapat natin, yung last week is, I just got this faith in the Lord. So, tayo, sabihan, tanong mo yung muna natin. Tatanungin niyo ako, bakit ako punta sa church niyo? Ano ba yung may unique pa sa atin? Na hindi tayo dapat nasa kung saan-saan lang. Meron po. No? Actually, yung ating church ay combination po ng old, diadem, tsaka new. So, yung mga bago, yung mga lunga pa lang yung na kailangan natin i-preserve, yung ating pina-follow. Yung mga bago, yung mga lunga na dapat natin hindi follow, isa sa tabi natin. Okay? Yung ito yung ano naman. So, yung mga bago na dapat natin tayuhan, nakita natin, yung may aral ng Diyos, hindi bago yun, actually, may balik lang. Okay? Na ipuno lang maayos, at nakita natin salita rin siya, ganun pala talaga, hindi natin binabalik. Ngayon, sa ating journey sa church, ay hindi madali. Dapat expect up. So, tatlo na yung aking nilulupong sermon eh. Hindi matapos eh. Yung isa, sa fasting ng God, yung isa, yung pagsimula. Starting is hard. Hanggang na tayo. So, isa, nakalimutan ko. So, kung sinasabi ko lang sa atin, yung talisman sa atin, dapat alam natin kung nasan tayo. May iba tayo dito. Kung tayo dito. Okay? So, being a disciple, baka maging disipulo tayo ng Panginoon. Ano ang pakiramang natin ng maging disipulo? Kung ligtas tayo, baka tinakalaman nila ng ligtas na pala tayo eh. Tapos na. Diba? Hindi. Paano yung iba? No? Paano yung iba? So, kung lang ako, tanungin niyo ako, okay, sa pasalamat kayo kayo, hindi ligtas na po ako. Dahil sa tulungan niyo. Okay? Tulungan mo sa tayo nyo. Yung tanong, paano nakapag-produce ng katulad ng isang pastor? Ayan, tanong. Paano? Stephen, palagay mo, paano nagkaroon ng pasto? Paano? Paano nagkaroon ng pasto? Inuuan din. Nagtapad din sa isang church. Natutuhan, hindi lang sa pasto, sa Diyan ng Diyos, pati sa mga member. Encourage, tuloy-tuloy na encourage. Hindi nagtatapos yun. Kaya tayo ngayon, hindi tayo hinto. Walang hintuan dito. Nagsimula tayo, wala tayong nakikita ang hinto dito hanggang pumatay na tayo. Buhulin tayo ng Panginoon. Wala. Pumatay. Buhulin tayo ng Panginoon. Hindi natin lang kung kailan. No? Kaya darating yun. Ay kayo, mga bata, darating yun. Yung tanong, ano na yung naging po natin reward sa lahat. Kasi sino na yung mga naligtas dahil sa ministry natin? Mga kunti lang. Yung nga maganda sa atin, no? Marami na i-save, kahit yun tayo konti. Pero, hindi pa rin nagtatapos sa saan pumunta yung mga yan. Sila ba yung makupunta sa saan-saan church na later doon sila tutuwa ng mali? Diba? So, sayang. Hindi, pwede mangyari yun. Pero, kaya tayo nagpapatuloy. Kaya para din sa kanila, para sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maraming sumumba sa kanya. Hindi mangyayari yun. Pag, mga katulad natin ay bibigay pa lang sa panimula pa lang sa gitna. Kaya sabi dito, kung sinabing disciple, the follower of doctrines of a teacher or a school of thought, sinabing disipulo. Okay? Ginagamit niya kahit sa labas. Pero madal sa Indies talaga sa church. Kaya ngayon, naitindi ako ng bakit sa church na kung sila. Kasi nga, yun talaga yung totoong disciple. Na, ngayon, marami, boss ako ngayon. Ayaw mo na sa kanya. Realist lang ako. Ganun lang ang dali. Ayaw ko na yung kumpanya niya. Hindi ako nakapogram. Iba na lang. Pwede mong gawin yun anytime. Pero, pag may kinalaman salita ng Diyos, may kinalaman sa gawain ng Diyos, mayroon bang time na dapat mong pagsamahan ko? Actually, nasa ano ko, may na-reach na akong understanding and therefore, hindi na ako tinalo mo na yung purposes ng Diyos. Pwede ba yun? Hindi na ako. Oo, nagpas na ako, tapos na ako. Pwede ba yun?
Yung mga gano'n, no? Kayabang mo yan, no? So, hindi tayo gano'n. So, kaya naman, mag-aaral natin ating discipleship, na especially, kaya yung ating title, Will You Also Go Away, andito yung time kasi, or yung possibility, na pwede tayong maisip natin yan. Makalis na natin. Sa akin lang, yun ilang beses na naisip yun sa amin. Kasi yung mga time na hindi nag-agree ako sa pastor, banda ko rin, nalaman ko. Ako pa rin mali. May kumalis ako agad. Paano na? Diba? So, ang pagiging disciple ay hindi madali at matagal na journey. Actually, hanggang tamatayin na rin doon. Okay, mga bata? So, saan ang galing yan? Pag sinabing disciple, saan ang galing yan sa parang pupil ang ibig sabihin niya, to learn. Okay, kailangan patuto. At gano'n ka pakatanda, mayroon ka pang matutunan. So, ako, I find myself na wala akong katapunan. Kasi may mga kailangan ka malaman, lalo pag pasal ka. Walang hinto yan eh. So, kayo ngayon, pwede mo i-deliver na lang, wala yung itindihan mo. So, pwede na yun eh. Pwede lang mo malaitan yun eh. Meron mo mga ganun eh. Huminto na ng pag-aaral. Masigasig muna, 10 years, 20 years. Tapos 20 years, alam ko na. So, alam ko, palibasa kasi mga tao, ito, bago ng bago yung tao, hindi mo pwedeng, ano, baka mabili ako, mabilaungan, pag talagang sobrang lalim yung, ano, so, sige, baka balikan na na, sa spacing. At yung tao, labas-pasok. So, na, nagkakamali tayo pag inisip natin na hindi na tayo tayo mag-aaral. Kasi, even, marami ka nang alam, pwede mo aralin yung paraan kung paano i-deliver yung alam mo. Pwede nyo yun. O yung mga bagong challenges. No? Na-invento ni Satan. Alam nyo ba, nag-invento ng even things ni Satan tsaka yung mga alipotas. Ano yung sabi ng challenges eh? Inventor of even things. Diba? Nag-invento. So, yung sabihin ito, pag ikaw, ang alam mo lang yung dati mong tools, dati mong gawin. Okay, pastor ka, effective ka dati. Mamaya, bukas kaya, effective ka ba? So, tuloy-tuloy tayo. Kaya tayo dapat ay disciple ng Panginoon. Buksan natin sa John 8 bago tayo bumalik ulit sa John 6. Kasi may binanggit ito napakaganda. Famous verse to. Ha? Sabi dyan, 8:31-32. Kaya sinabi niya sa mga audio. At sa mga disipulo niya, okay? After niyang magagawa ang kalilis, kalabanan ito mga audio. Ano ba? Hindi pa. Anyway, may basa mo, 31 and 32 sa John 8. Ready, go. Then, John 8, 31 and 32. Ready? Then said Jesus to those Jews which believe on him. Believe on him, you in my word. Believe you in my word. Then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kasi nasabi niya na may mga tao na pag hindi nag-continue sa kanyang salita, hindi nagpatuloy, ano ang ibig sabihin? Sino ba yung ligtas? Diba, may save ka na kahapon, kaya hindi ka nagpatuloy. Parang yung mga kasama natin, kahit sa ako sa Mother Jesus, may ganun. Parang sila, parang si... Marami dito. Ligtas ka pa rin ba? Hindi ka rin nagpatuloy sa Panginoon? Ligtas ka pa rin. Pero, nasabi ka dito? Then ye are my disciples indeed. So kung ibig sabihin, kung hindi ka nagpatuloy, hindi ka totoong disipulo. So ibig sabihin ito, iba yung disipulo, iba yung ligtas. Iba yung anak ng Diyos, iba yung disipulo. Yung disipulo ay, sabi nga nila, disciplined follower of Christ. Yan ang tanong lang pwede natin ngayon. So disciplined disciple. Na kung yung pagkakatuto mo ay tuloy-tuloy. Maayos kang nag-aaral at mag-aaral. Kaya sabi dito, if you, ang isa sa mga ginagawa ng mga disipulo, nagpapatuloy, hindi nakontento ka na, meron ka na natutunan. Ano yung grade? Ang graduate na ako ng grade 6, hindi ka ba magpapatuloy? High school pa. Pwede rin, di ba? Hindi ba? Paso, hindi pa rin.
Alam natin yan, tayong mga nag-aaral. Nakita tayong mga kasama natin, kaibigan natin na masipag na mga kaso, minsan, hirap kasi. Kasi yung mga bagay na dapat inuna mo sa buhay mo, no? Kung sino ka, yung mga dahilan, yung mga desisyon yun, hindi ka nagpatuloy, mahirap, napakahirap. Okay? Kaya sabi dito, anong, para maging disipulo tayo, tayo dapat magpatuloy. Okay? So, medyo mahaba ito eh. So number one, dalawang main points ng puto. Yung una natin is points of offense for the false disciple. Again, madalas sa ating pag-aaral, nakita nyo yun, dahil inuuna natin yung mali. Bakit? Kasi parang mahimay-himay natin. Pag nakita mo, hindi naman yung mali, yun ang libong sundin, at makukontras doon, ano yung tama. So kung ano yung mali, ano pa yung tama. Okay, pag ito yung mali-mali-mali, ito yung tama. Ay, nakuha nga. So ano nangyari? Pag-aaral natin kung ano yung marks, parang gano'n, ha? Yung mga false disciple. Kasi sabi, false disciple, sumusunod niya sa una, bandang muli, maninira pa. Yung mga gano'n eh. Or makakasira pa, or hindi na nakaalis, may paalam, parang walang pakilam. Ay, napakalungkot nun. Especially sa pasto, pero hindi niya kasi naiintindihan niya. Pero mahirap niya sa pasto, parang yun ang buhay niya. Tapos, baliwala lang sa iba. So, gano'n yun. Anyway, ito, pag-ingin natin. So, ito yung dapat hindi tayo maging false disciples. Verse 26. Binasa natin dyan. Ano yan? John 6. John 6. Bakit po tayo sa John 6? 26 tayo pumunta, no? Sa, ako na lang po, no? Sa 26 and 27. Sabi niya, "And Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw my miracles, but because you did eat of the loaves and were filled." And then you were. So kayo ay sumusunod sa akin, hinahanap niya ako, hindi naman talaga dahil sa miracles. Kung hindi sa, sabi, but because you did eat of the loaves and had and were filled. Kaya sabi dito, labor not for the meat which perisheth. Okay? Kasi nga naman, ito nga, nakapanis, nauubos, ipupupo lang yan. Okay, but bagay, meron ka napakalabang. Pero, masyado yan, mababaw. Kaya sabi dito, but for that meat which endureth unto everlasting life. Ano ba yung pagkain na pag kinain mo ngayon, tatagal hanggang everlasting life? Ano kaya yun? Word of God, di ba? Kung sa pula ko yun, yung mga nalalaman ko ngayon, ang dahil nalaman ko na matagal na isang sa mga pulot yung iba, yung iba kasi mali eh. So, inaano. Pero yung ngayon, naiintindihan ko, naalala ko mga tama. Lahat yun, hindi na yung matatapos ngayon, sineshare ko na sa iba. Pero hanggang kayo, personally, pinapakilabangan ko rin yun. Hindi lang ako, natutuho ko, siyempre, pinapakilabangan ko yun. Tapos, sa trabaho, sa pagpapa, ng bata, okay, mag-manage ng bahay, okay, ng kaibigan, ng trabaho, lahat na. Pero most especially, ang galing sa spiritual, dito ko yung mga gamit sa spiritual thing sa mga paglilingkod sa ministry. Okay? Kaya ano gusto ito mga to? Yung mga false disciple, ganito daw. Number one, they mind earthly things such as food. So kaya sila doon, mga magkain, ha? Makakayo naman tayo. Yung mga ganun ba sa kanon natin? Gano'n, nakakalungkot, no? Though ito mga kaibigan natin may hirap, sabi na sa Bible, know ye not that the poor, for God hath chosen the poor of this world, rich in faith, sabi ng Panginoon. Kaya ito mga kaibigan natin na medyo mahirap, pinadyatsaga natin niya, kasi nga, yun ang sabi sa Bible eh, madala sa hindi, yan nga yung mga, kung tatapa talaga sa Diyos, yung mayayaman, no? Sabi sa akin, Pastor, naku, hindi yung paasahan niya. Huwag tumaanin niya. Mayayaman mo lang sila, mayayaman mo sila, pero mo yung aasa ka doon, mag-discourage ka. So, madalas ganun. Okay? So, kaya sabi dito, ito, number one, para hindi tayo maging false disciple, ano dapat? So, we should mind, hindi earthly things, but, then you think, kaya sabi ko sa 27, labor not for the meat which perisheth, but for the meat that is everlasting life. Okay? Number 2, ito yung mga mali ha, verse 30.
And they said therefore unto him, what sign showest thou then? Okay? Anong sign na papakita mo sa akin? Para that we may see and believe thee. Sige, pakita nga na sign. Para maniwala kami sa inyo. What does the work? Okay, and sabi nito, and our fathers did eat manna in the desert, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. So, right, hindi nyo ba? Isa rin parang talagang pinupush nila na, oh, sige, isa pa nga. Oh, yes, ilang years kumain ng manna, tapos ka na ba doon? Sino? Mga Israelites. Ilang taon? Hindi ko alam. 40 years. So, parang sinasabi nito ngayon, itong mga false disciple na gusto lang kumain. Nabusog sila doon. Kaso nga, gusto nila yung sarili nila sa Diyos. Mas gusto nila sa lima sa Diyos. Gusto ko kumain ngayon. Sige nga, pakita mo nga. So, hindi lang yung pag-aaral ni kanina na iniisip nila yung makamundo. Pangalawa, yung ano pa sila, sabi nga. Ganun sila, kaya ko sa mga kanya. Nagreklamo. Tapos especially yung nasabi nila, pakita mo nga sa akin. Na minsan, okay lang yun, kasi nga, kailangan, may makita pa kayo. Pero yung lagi na lang, tulad nun, nakita mo na na, kaya kong gawin yan. Ano, gawin na lang natin lagi. Huwag tayong magtrabaho. At least, magawa na lang mana, bukod. Hindi nga eh. Even yung mana, ano, nangyari, hininto ng Diyos yun. Hininto yun yung time na hindi nila kailangan, dapat. So, papasok na sa promise lang. Sige, kayo na, ha? Magtabaho. Okay? Kaya ito, pangalawa. Una, mga false disciples, gusto lang mababaw. Anong pakinabang ko sa church? Ngayon lang iniisip yan. Pakinabang ko dyan. Kung wala, ayoko na. Hindi ako makakain. Hindi ako makakaisa. Sabi nito, they require a sign. Okay? Gusto nila, lagi may miracle na hindi naman kailangan. Okay? Ang miracle, ginagawa ng Diyos sa pagkailangan niya. Okay? Tama lang. Sakto lang. Ay, nanalangin ako. Hindi naman natupad lahat. Lahat talaga. Gusto nila. Pinutuluhan ka lang ng Diyos eh. So, yung iba dyan, tutupan rin yung iba, hindi. Marami dyan, hindi. Sabi yung parang hindi ko na yung parang gano'n. Yun ang mali. Yun ang iniisip ng iba. Huwag gano'n parang gano'n. Na, hindi ka totoo. Kinatunayan nga totoo siya maraming beses na. Tapos hindi parang, ngayon, patunayan mo rin. Yun ang mga hindi disipulo ng Diyos. Mali yun. Okay? Huwag mo, alam ka rin ng Diyos. Gusto mo mangyari. Pangatlo na mga ginagawa at maling ginagawa ng mga false disciples. So verse 36. Sabi ba, I say unto you, diyan pa kayo? But I say unto you that you also have seen me and believe that. Okay? Nakita niyo na kayo. Kasi sabi ko na yun, nakita niyo ba ginawa ko yun? Kaya nga dito kayo kasi nakita niyo maya ko doon niya. Pero hindi pa rin kayo naniniwala. Ano sabihin nun? Kasi nga gusto pa nila isa pa ulit, busugin mo ulit kami. Hindi mga disipulo, hindi mga disipulo. Kaya na ginagawa ang Panginoon, minsan-minsan lang yun. Para magkaroon na naman itong mga to. Kasi pag talagang mahirap, parang ganun. Okay, may. Silipin mo lang, ha? Tarot mo, ha? Tapos na sabi. Okay, so hindi nila naiintindihan. So, dati din gano'n. Pag hindi tayo tunay, may medya, marami. Hindi ka tunay na disipulo dyan. Yung mga bagay na hindi ka maintindihan sa salita ng Diyos. Okay? Especially yung mga dapat maintindihan mo na hindi mo maintindihan pag hindi ka tunay. Pangalawa, pangapat. Ito na, inabasa ni Stephen. Sa Exodus, madalas na sa Exodus eh. Verse 41. And the Jews murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. So, sinabi, napasin ako kayo, di ba? Sabi ni Jesus, I am the bread which came down from heaven. So, ano yung nag-murmur na? So, pang lima, they excel at murmuring. At sabi ni sa verse 61, ganun din. Sana sinusundan niyo yung mga verse, ha?
Sabi dyan, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, that this offend you. So, yung murmuring, napagod namin nung, kasi nasa Exodus, ba't paulit-ulit siya? Kung tinutuluan tayo ng Diyos. Tama ba mag-murmur? Ano yung murmur? Bulong. E paano kung may bubulong ka talaga? May yung bulong, whisper. Kung sinabing murmur, yun, iba yun. Nag-re-ring lang tayo ano sabihin sa dapat mong magsabihan. Jesus Christ, wala eh. Kasi natin naman. Si boss naman, yun. Parang dadabog. Eh dadabog ka, pinapalinig mo sa mga tao, hindi mo dapat pinapalinig siya. Baliktad. Ang sino dapat mo kasabi pag may problema ka sa tatay mo? Tatay mo. Pag may problema ka sa Diyos, sino dapat mo kasabi? Yung bata. Siyempre yung pastor, di ba? Parang siya kasi yung maka. Oo, siya yung mga, ay, nag-i-tell mo, nakamali ka lang, nakamali ka, o ano. Kung siya yun, sa school, sino? Nasa classroom. Teacher. Teacher, yung classmate mo. Eh, si teacher naman, yun. Eh, problema siya nila po. Ang napakatindi nito, paulit-ulit ko sa, minsan din natin naiintindihin yung sobrang sama nito. At naiintindihan ko sa mga bata kasi hindi pa kayo natuluan. Pero di ba, lagi kayo pinapakayo, hush! Ano ba yan? Ang dinadagdag nyo dyan. Lalo na pag tuloy-tuloy yung klase, mismo klase, katong nyo yun. Ngayon, nagdadagdala sa kung saan pa yan. Mahirap yun, sakit sa mata nun. Bakit? Kasi parang kinukonta mo yung kung sino yung authority nila sa bakit. Kaya sabi dito, eh si Jesus na to. Diba? Ang gusto lang naman malaman nila, kung ano, bisa may ano? Ano sabihin nyo? Sino yung bread? Yeah. E di pa naman. Tanungin mo, pwede mong itanong na, yun yung point dito, itanong mo siya. At sa mga pag-aaral natin, madala sino yung ano, yung ating sa Matthew natin, di ba? Parabola, hindi mo sana pa rin, Bible study. So, sino yung nakaintindi sa parabola? Yung mga disipulo niya talaga, kasi sila yung nag-stay. Sila yung nag-stay para may papaliwanag yan, ha? Naintindihan na namin. Bakit hindi niya pinaliwanag sa iba yun? Kasi ano lang naman sila, eh. Mga isyoso lang naman sila. Yung mga bibisita sa church, hindi ano lang church. Mga iba lang yung tinignan sa church. Wala lang, tinignan ko, ha? Hindi, wala lang yung interes sa salita ng Diyos. Therefore, hindi mo tatagal. Paano kung tatagal po ang interes mo ay hindi sa salita ng Diyos, diba? So, ganun ito yung mga murmur. Ang hirap na sa murmur. Murmur. Parang namin nyo yun, diba? Nasa salita na rin yun. Sinabi yung murmur, hindi ka maintindihan yung dapat maintindihan sa'yo kasi nga, salita ka sa'yo na wala kang nakakalagay. Diba? Nakakainan ko kayo, mga bata. Hindi gagawin yan. Ano nga kayo, pag talaga mayroon kang hinanakin, hindi ka maintindihan, katulad kong mga to, magtanong doon sa mga, yung authority ko, sino man yan, teacher man yan, mas to, tanong mo sa kanya. Doon tayo magkakaintindihan. Hindi yung, kung mumurmur ka dyan, syempre, yung mga nakakalinig sa'yo, anong gagawin? Kasi mga bata din, mahihin natin. Ang naiisip nila ngayon, ano, huwag lang tayo maniwala. Kasi, man, hindi naiiwala. Ako din, di ako niniwala. Diba? Ay, ikaw, nag-iingay. Ako din, mag-iingay. Ang laking damage yung nagagawa. Supposedly, mayroon tayo na-accomplish sa class nung no, matulad dito, na class tayo, sa pag-aaral, hindi tayo matututo kung tayo kumukonta. Okay? So, may mga bata, okay lang yan. Again, mag-gatsagaan natin yan, agad tayo. Pero, pagtanda-tanda natin, intindihan natin na hindi dapat yung ang attitude natin sa ganyan is murmur. Lagi na murmur na lang. Okay? Wala tayong na-accomplish kasi tayo nakakasira. Okay? So yan ay pang-ilan to. Pang-apat na ginagawa ng mga hindi naman disipulo talaga. Okay? Kung disipulo kayo, gusto naman po ng salita na dyan. Pupunto sa Diyos, huwag niyong practicing yung murmuring na yan. Okay? E paano kasi paano kung naiibig ko sila, murmur sila ng murmur sa akin? Huwag mo rin pakinggan. At saka sabihin natin kay ano, basta. Sabihin natin kay teacher, sabihin natin kay boss. Ganon. Hindi kahit ka nag-review kasi hindi ka pa mag-review, ituro mo lang yung tama. Okay, hindi mo kayo maling siya. Huwag sabi natin si boss ganon. Huwag sabi natin si boss ganon. Nakaitandaan niya, nakiwala kayo. Pag dumami tayo dito, hindi mo alam yan, kaya kayo na ako na dito.
Dapat alam niya na kung kaya ang pinagkalaan natin yun. Sino mag-isabi sa kanila? Okay? So yun pa nga, isign ng ano, hindi, dapat hindi tayo gano'n. So they excel at murmuring, alam niyo yun ang ginagawa nila. So panglima. Ito. Verse 60. Medyo dulo na agad tayo. Ano nangyari dyan? 60 and 61. So maraming dinisclaimer nyo, di ba? Yung ang Panginoon. Yung sa, siya yung bread of life, kung sino man nakakain sa amin, sino yung kakain ng buhay ng hanggan. Okay? Ayaw dali. Makinig ka lang, makinig ka lang. Ngayon yung tanong ko sa isip mo lang. Okay? Mamaya na yun. Matayin yung sarili mo. Isipin mo lang. Ha? Pag hindi ka natin, salita ka lang, hindi ka matatrain. Okay? Isipin mo lang, ha? Tsaka yung limbs mo, tuloy ka naman. Observe. Observe. Patutok ka mong observe. Okay? Hindi ka tayo magtanong na. Okay. So marami sinabi sa Panginoon dito eh. And I will give you the living bread. Itong living bread na to, galing sa langit. Parang gusto na magtanong, parang Stephen, gusto na magtanong ng mga tao, hindi maintindihan. At parang naiintindihan naman na sinasabi, pero hindi sila naiiniwala. Kaya sabi dito, many therefore of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying, who can hear it? Ang hirap na magtanggapin ito. Sino ba nakakatanggap nito? Parang ganun. Sabi nito, when Jesus knew in himself, when his disciples murmured at it, kaya sabi kanina, he said unto them, that this offend you. Ano yung offend niya? Ano yung offend? Saktan, asal, okay? Malawang yun, meron nasaktan, or nasal, or tinamaan, okay? Masakit, nasaktan, yun na pala yun. Ano sabi sa Bible, sa Psalms 119:165? Sige, tingnan natin. Great peace have they which love thy law, and nothing shall hurt them. Sabi, pag ikaw wala yung isang klase ng tao na mahal mo yung salita ng Diyos, hindi ka madaling ma-offend. Actually, sabi doon, nothing shall offend them. So, hindi ka na yung tipong inasal ka. Okay lang. Minura ka, okay lang. Hindi ko kayo mag-alala. Marahin nyo na ako. Hindi ganun. Isin ko lang. Dumating yung time na itong mga tao to na hindi nakakaunawa, sila ay, ano, i-offend kayo. No? Sasalita ka ng masama, aasarin ka, maraming klase ng pang-aasar, eh, di ba? Sinong magaling mag-asar dito? Ha? So, maraming klase ng pang-aasar, pag hindi nila kaya isa, gagawa ng another way. Okay? Kaya sabi nito, bakit tinatanong ni Jesus kayo na bakit, na-offend ba kayo doon? Kasi sinabi ko, ako yung bread of life, dapat kainin nyo ako, yung dugo ko, kailangan inuwin nyo. Okay? Hindi ko pa naiintindihan, magtanong ka. Magtanong ka. Okay, hindi sa lahat ng pagkakataon. Kaya ibig sabihin, mag-aralan mo. Hindi yung, ayaw ko na. Ayaw ko na agad. No? Pwede ka lang magtanong, pwede na lang pag-usapan. Actually, kaya sa mga churches, online photo. Kaya minsan di magkakano, kahit hindi yan. Simple lang dapat. Pero minsan, kung may nasabi, mali ka. Ang gagawin mo, parang alam niya iba, yung mga mature. Then depends sa'yo. Hindi ako mali. So hindi na papakinggan yung paliwanag ng isa, basta hindi ako mali. Therefore, hindi na papakinggan. Mga ganun, so magbabangaya na, hindi na natapos. So, kaya maganda sa isang bahay yung authority. Pero pag mga equals na, yung kumanda-tanda na kayo, siyempre, wala na masyadong authority. Ayun na yung authority. Sa mga kaibigan, paano yun? So, paano kung matututo? Dapat ilagay mo yung sarili mo sa tamang kalalagyan. Okay? Hindi yung madali kang ma-offend. Nasabihan ka lang, sabi din sa Bible, as iron sharpened iron, sabi doon, parang ganun din naman, a friend sharpened the countenance of his friend. Sabihin, kailangan, bago pa matuto, masasabihan ka muna ng mali minsan. Yung mga ganun, nasahan mo yun. Kaya pag nag-discuss
ikaw, huwag mong ipagpalagay na ako yung tama. Siyempre, you know, kaya nga, ngayon wala ko yung tama yan. Kaya huwag mo na mong ilagay doon sa tamang-tama at ginagabago. Gano'n, okay? Kaya dito, kung laging gano'n lang ang attitude nila, di ba? Eh si Jesus na pala yung nagsasalita sa kanila, eh sa kanila nakulang na sila. Pero dahil nga hindi sila disipulo, hindi sila tagasunod na maayos, ano sila? They wander away. At na-offend sila, at sila ay umalis. Okay? So number one, they mind earthly things. Number two, they require a sign. Number three, hindi nila naiintindihan yung mga spiritual na katotohanan. Number four, lagi nilang murmur. Number five, they cannot endure hard saying, hard preaching. Ganun din. Pag medyo matindi nila yung preach, hindi na kaya na mahina ako. Hindi, siyempre, hindi mo sabihin mahina ako. Pero, may kira mo sa response niya, hindi niya kaya saluhin, hindi niya kaya intindihin, hindi niya kaya magpakababa, at baka mali ako. Diba? So, may mga gano'n, pag hindi ka itong disimpulo, mahirap matuto. Okay? Actually, gano'n din yung next. Parang gano'n din. They easily get offended. Masyado madali. Sinabi lang ng Katya, dapat pakinig! Uy, sinigawin ako. Iwag ko. Na-offend ako. Ano kaya? Lalo pag gano'n. Yung madalas yan, ano eh. Siyempre, kasi mga... Oh, yung mga gumawa ng ganito. Ano eh. Yung mga nagsusot ng ganito, mabay. Ay, o yun na. Sakit. Uminom. Mabay. Nakaman. Mahina. So, pag na-offend ka, ano dapat natin gawin? Kasi pwede na pala natin yan ito. No? So, matapos na tayo. So, hindi matapos ito. Pag patuloy natin next week. Pero, angali natin yung kabalik na gano'n. Okay? So, pag earthly things, huwag gano'n. Isipin mo lagi, pag sinasabi yung salita ng Diyos, hindi sinasabi kayo gano'n, ay, tatlo, hindi pwede tatlo, isa ka lang. Okay? So, sabagay, so, paliwanag ng pastor yun. Pero, huwag kang literal lang. Okay, yung pangalawa, huwag kang hihingi ng sign. Mahal mo ba talaga ako? Yes. Okay, mahal kita. Bigilin mo nga ako. Sige. Yes, simple nga. Bili mo na sir. Bili nila kita, di ba? Mahal mo ba ako? O sige, bili mo. Mahal talaga ako. Bili mo na. Mahal kita. Ay, maniwala ba? Ganun? Ay, maniwala. Kumbaga parang pag ganun ka kasi, inaasa mo na yung kanyang paniniwala. Maniniwala kasi pag iwa mo ito. Madali, minamanipulate mo ng Diyos, di ba? Hindi ako mahala ng Diyos, hindi ako wala akong mali. Isa lang sasakyan ko, hindi ako mahala ng Diyos. Gusto ko airplane. Yeah. So mali ha, require sign. Pangalawa, hindi na yung nakakaintindi. Paano ko makakaintindi? Hindi lang. Hindi lang. Paliwanagan, makinig ka sa Panginoon. Siyempre, huwag ka mag-murmur, magtanong ka doon sa iyo. And then, paano mag-hard saying? Ang sakit talaga eh. Ako yun eh, wala namang iba sa church na ako yun eh. Ang gamit mo, endure. Sabihin, kailangan ko to. Diba? Si Pita, sinabi yan ng demonyo eh. Bumita mo ba siya? No. Nag-backsliding siya, pero dapat din na siya nag-backslide. Diba? Ano ba? Madami, mga disipulo, sinabi niya, hihina nyo naman. Hihina ng pananampalataya. Hihina nyo. O, kung naghinanakin sila sa Panginoon, ano mangyayari? Ganun din to, mga bata. Lalaki pa naman. Matanda ka na. Hindi ka na bata. Mga pastong, ano? Hina mo, sinabihan ka lang pala eh. Balik ito pagkakala natin. Na-offend ka na, di ba? So, ganun. Tsaka madaling ma-offend. So, tutuloy natin ito next week. Amen? So, maiging false disciple. Sana hindi tayo false disciple. Mga totoong disipulo tayo ng Panginoon.
Kaya natin nag-aakala yun yung mga dapat iwasan, yung mga dapat natin pray. Pray, maraming maraming salamat. Magamang doon yung ating sa libro na ating pray. Isabi lang po sila, yung hope and pray, kasi ito po yung naglalaban nila, yung palataya. But especially kami nalalito na, Panginoon, maraming salamat. At ako, pinigil ako nila as, Panginoon, na kami po ay magtapat sa inyo, Panginoon, ang bagay ng